Ito. Kiko Pangilinan. Baka akala ni Kiko Pangilinan tayo ay malilimutin. Remember in 2004, sino po yung majority floor leader ng Senado noon? 'Di ba ang nagbibilang ng boto ng presidente, vice presidente ay ang Kongreso. Sila po ay nagkukonvene bilang National Board of Canvassers, ano? Yung Congressional Board of Canvassers. Eh nagkaputol-putol yung martilyo ni Kiko Pangilinan, kasasabi ng loaded eh. Oh. Ang dami-daming mga evidence ang pinapakita, mga questionable sa boto ni Gloria Arroyo during that time. O ano sinabi ni Kiko Pangilinan? Noted. Noted. Puro noted. Eh sasabihin ko bang enabler siya ng pandaraya during that time? Hindi. Eh baka yun ang posisyon niya nun eh. Baka yun ang kanyang paninindigan nun. Masisisi mo ba siya doon? Eh ngayon, naiinis lang ako. Kung makapagsipagsalita sila ngayon, para bang hindi sila nagkakamali. Para hindi sila nagkakasala. Eh kung tutusin, lahat ng mga maka-FPJ, pag naaalala yun, Senator Kiko Pangilinan, pag naaalala nila yun, yung pagiging Mr. Noted mo, baka sumakit ang katawan mo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Yan ang sinasabi ko. Ilang, sa nakalipas na 6 na taon na to, anong nagawa ninyo para sa bayan? Sige na. Anong nagawa niyo para sa bayan? Senador kayo. O anong ginawa mo? Yung batas na nabatawag mo? Yung batas sa bata? Naging ulyanin yata at nagka-COVID lang ako eh. Nagka-COVID lang ako eh. Nagiging malalamtin na ako. Ano tawag doon? Yung ibinaba yung pagka ganito ang edad nung gagawa ng krimen, hindi mo pwede igulong. O sino ba may pakananon? Maaaring hindi lang ikaw yun. Pero ikaw ang umaangkin nun. O ano, proud ka ba dun sa ginawa mo na yun? Kaya, sasabihin mo ngayon, magsasaka ka. Alam nyo, marami tuloy akong naalala eh, pambira. Ang dami ko tuloy naalala ng mga kasawian ng bayan dahil sa mga politikong ngayon eh, akala yata, malilimutin ta. Ayun, Juvenile Justice Act! Manini Guzman, may tama ka! Woohoo! Dahil dyan ay bibigyan kita ng siopaw. siopaw, laki na siopaw ko. Oh. Bango. Yan. Juvenile Justice Law. Yung bang mga batang ginagawa, mga bugok na bata na ginagamit na akyat bahay, drug courier, ayan. Ang mga bata pa, marunong ng manaksak, snatcher, kasi alam nila eh. Alam nila, hindi sila makakukulong eh. Alam nila. Lusot tayo dito. Maraming salamat po kay Kiko. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang pinakamalungkot na pangyayari. Sa panahon ba na to na dahil ba hindi nanalo yung bata ninyo? At andyan naman kayo, ang tagal na kayo. Ilang taon na kayo dyan eh. Nakailang taon kayo dyan. Ano ba ang nagawa ninyo? Tapos nung nawala kayo, may ibang gumagawa ng maayos sa bayan natin. Minalas lang tayo dahil ng pandemic. Ano ginawa nyo? Kaya ako, wala akong kaamor-amor dito kay Kiko Pangilinan. Na kasama ko
nakasama ko yan sa EBS, ay ayos naman yan. Pero as a person, wala tayong problema yan. Pero yung mga policy na ginagawa nyo, hindi ito nakabubuti sa bayan eh. Hindi nakabubuti sa bayan. Di ba? Wala eh. Maniniwala ba kayo ito, mga kasama? Maniniwala kayo. Meron akong na-cover na bata. Ang kaso, alam niyo kung ano kaso? Rape. Rape po, rape. Katutuli pa lang ng bugok na bata, ng rape na. Inutosan ko nga eh. Ikaw ba? Ano ba alam na masamay ginawa mo, krimen? Alam naman daw niya. Pero hindi naman daw siya makukulong. Dahil meron daw batas si Kiko. Sir, isip-isipin mong ginawa. At least sikat siya sa mga batang tulisan. Sana nga makaboto yung mga yun. Nang naiboto siya. Nakalambakan dalaga. Anyway. Oy, magsiuwi na kayo. Bawi na po. Napapagod na ako. Next time na lang, ha? Bye-bye! Ito po si Katong Ying. Ay, hindi pala si Kikong Matching pala. Ito po si Katong Ying. Thank you po. Bye-bye.